Merong kinuwento sa akin si Queen Bella. Sekreto nila ni Yaya Hina. Meron bang ano? Hindi naman yan. Yaya Hina hindi yun. Yung ano, yung trust. Di ba ang galing mo magpangaral sa kanila? O pagkatapos ikaw pa naging promotor. Ikakaltas nyo, nasasahog ko sa'yo. Hindi naman yun, Yaya Hina. Diyos ko. Yung tiwala. Yung tiwala. Ang pera yun. Nakawala na ako ng gata kay Yaya Hina. May sinabi sa akin si Queen Bella, si Yaya Hina kumuha ng 12,000. Ako lang mag-explain siguro sa baba, pero gata yung istorya. Yung ATM ni Yaya Hina, parang nakalimutan mo yung password. Ngayon, kailangan mo magpadala ng 12,000. Kanya, pumayag ka. Magsusumbong ka sa akin. Hindi ko alam kung bakit po niya hindi sinasabi sa'yo at hindi binabalik. Yun yung gusto kong magiging prank natin. Namin po mga kasatsat, kay Kita, parang si Yaya Hina, ganito kasi pinag-interested niya yung pera. Something like that. So, tingnan natin kung anong sasabihin po ni Kit Talens. Parang ganun. Kaya, si Queen Bella magpapaliwanag kayo. Hindi, siya magpapaliwanag. Hindi, tayong dalawa. Later. Ay, may sabihin pa ako sa'yo. Merong kinuwento sa akin si Queen Bella. Sekreto nila ni Yaya Hina. Mga siguro 2 months ago, 3 months ago, hindi ko alam yung kwento niya. Ano daw? Kumuha ng pera doon sa remittance. Ano, sino yung sabi? Queen Bella. Ilang buwan na. Hindi pa akala ko nasabi na ni Yaya Hina sa inyo na meron siyang kinuha sa 12,000 kasi daw ipapadala. 12,000? Oo, 12,000. Na pera namin? Pera, sa kinuha namin pera. Kaya nga, I mean bayad sa mga notice ko na. Bayad yung mga damit. Tapos pinadala sa anak niya. Kailangan paano yun? Yun nga yung sinasabi ko, bakit hindi siya nagpaalam sa atin? Yun nga yung sinasabi ko, bakit hindi nagpaalam sa atin si Yaya Hina? Napaka-imposible nun, magpapaalam yun pagkadating sa pera. Ha? Eh bakit sasabihin sa akin ni Queen Bella yun? Kaya tanong nga niya ako. Kaya nga sabi sa akin ni Queen Bella. Hindi, ano yun, hiniram niya sa'yo? Hindi, sinabi niya sa akin na kukuha daw siya ng pera kasi daw magpapadala sa anak niya kasi kailangan ng pera. Tapos sabi ko, sige, sabihin mo na lang dun pag dumating na tayo. Ipaalam mo na lang na kumuha ka tapos bayaran mo na lang. Baka nakalimutan niya na. Honey, 2 months? 2 buwan, makakalimutan. Ang ano ko doon, syempre nawawalan ako ng gana kay Yaya Hina. Ayoko naman syempre ganyan si Yaya Hina, kung ganyan-ganyan si Yaya Hina. Hindi siya mapagkakatiwalaan pagdating sa pera. Yun pa naman ang pinaka-ayoko. Asan ba kasi siya? Kasi nga, tawagin mo nga ako, kakausap. Kakausap, tawagin mo daw. Moments later. Ay. Sorry, sir. Eh, kasi may sinabi si Queen Bella sa akin. Sabi nga niya, yung pera, tagal na daw yan. Sabi ko, ha, wala naman sinasabi sa akin si Yaya Hina. Wala kaming alam tukol dyan. Sabi ko, pag pera sa trabaho, iba yun. Iba yung, siyempre, private pera. Siyempre, yung mga yan, pinagtatrabahuhan namin. Parang wala lang, hindi namin alam na ginastos mo pala. Yung gusto ko sabihin na, ewan ko, galing kay Queen Bella. Tanong mo si Queen Bella. Nakalakasi part, sinabi mo na kay Miss Beth, kay Idol, na meron ka kanyang pera. Eh, mag-ilang buwan na, hindi mo ko pala nasabi. Ay, inainan mo naman yung pera. Pinadala ko kasi. Ba't di ka nagsabi? Diyos ko naman. Ay, alam mo naman pagka-pera, dapat sinasabi yan. Ano kasi sir? Paulit-ulit ko sinasabi, huwag mo papasira sa pera. Sasabihin ko sana sir, pero ang dami niyo kasi yung problema. Oo, kahit na yayay na magsabi, meron o wala, dapat sabihin mo pa rin. Paano kung maano yan? Lalo na ganyan. Hindi naman yan. Yayay na hindi yun. Eh, what kailala if? Kailan mo ako pagka meron, bibigay. Yung ano, yung trust. What if hindi na nakalimutan na ni ano? Sabi nga ni Queen sa akin, ngayon lang daw niya naalala. Parang, paano ay, naman yun napag-usapan niyo yung dalawa? Wala. Sabi niya sa akin, tinanong niya sa akin, Miss Bena, meron bang ano?
kumuha siya ng pera, 12,000. Kailan pa yan? Nung kumuha kami ng pera nung nakaraan pa. Eh, akala ko naman dito, sasabihin na sa inyo pagdating dito. Pero alam niya yan. Silang dalawa nga ito magkasama ng pag kumukuha ng remittance, di ba? Babayaran ko naman sa unti-unti. Oo nga, hindi naman yun problema. Kaso hindi namin alam. Ang masama doon. Ang sinasabi ko, yung lagi kong sinasabi, huwag mo, pagka, ang dali-dali mo. Sir, pwede bang ganito, ma'am? Pwede, si ma'am mo, madali naman kausap pagka mga emergency ganyan. Baka hindi naman kasi emergency. Tsaka never naman kami nag-say no sa inyo pag may kailangan kayo. Di ba? Never tayo nag-no sa kanila na hindi mapagkakatiwala. Sabi ko, ultimo 5 centimos, whatever. Mga naiwan na pera sa bulsa, lahat yan, kahit makita nyo, huwag nyong pasinin pag alam nyo hindi sa inyo, huwag pag-iinteresan. Lalo na kami, sobrang tiwala namin sa inyo. Kaya hindi kami, kung ano lang pinasok nyong pera, sige. Kasi sobrang yung trust namin sa inyo. Pagkatapos pasisira dahil sa ganyan, hindi namin alam, inabot na pala ng ilang buwan-buwan. Diba? Sayang naman yung samahan natin sa bahay. Kung masisira lang dahil sa ganyan. 70 plus, inano ko na lang na 60, pero ang tinatarga namin is 72. Kinuha na yung 12,000 iniram niya. Kasi akala ko, magsasabi ko sa inyo dito pagdating namin. Tsaka, pagka hindi sa inyo, doon galing sa labas, diretso, bilang lang kung ano yung ano. Kasi hindi naman sa inyo yun eh, sa work natin yun eh. Kasi may kanya-kanya naman tayong kanya-kanyang sweldo. Kumbaga sa ano yan eh, sa pinaka-corporation, hindi natin pwedeng galawin. Parang ganun. Yan na naman. At saka yan yung sinasabi ko sa inyo, huwag kayong tatakipan. Hindi. Huwag kayong basta-basta magtiwala sa isa't isa. Ganyan. Magkakaroon tayo ng mabubuo na gumawa ng masama, ganito, ganyan. Totoo. Wala naman tayong problema. Wala naman problema. Ewan ko, bakit biglang meron ako maririnig na ganyan kay Queen? Kasi sabi ko, wala, okay na, okay, samahan dito, wala naman problema. Hindi mo alam yan, Queen? Kasi sinabi mo pa. Dapat umpisa pa lang, sinabi mo na rin sa amin. Hindi ka, ang akala kasi siya magsasabi. Ba't ngayon mo lang sasabihin? Eh, tinanong ko siya kung nasabi niya, hindi pa. Nang lumapit ako dito kay Miss Lena. Nakalimutan mo? Nakalimutan ko, sir, kasi. Tsaka, parang natapot ako magsabi kasi madami tayong po. Ba't ka naman yayayin na naman? Diyos ko naman. Ba't ka naman matatakot? Saan na matatakot? Ang bilis-bilis ko kausapin kahit antok tulog pagdating sa mga ganyan. Sana tinawag mo ako bago mo sinabi kay ma'am. Hindi ba, tinabi ko sa'yo panina na kung nasabi mo na dito sa dalawa, sabi mo hindi pa, mag-ilang buwan na kasi party. Parang mas lalo pang patatagalin pag hindi ko pa sinabi. Sana tinawag mo ako para dalawa tayo magpaliwanag. Yayay na, hindi mo siya masisisi. Kasi ang nag-ano doon, ikaw. Ano ba alam si Queen Bella dito? Siyempre, ikaw yung parang superior dito. Ikaw yung ano rito. Siyempre, makikinig lang yan sa'yo kung anong sabihin mo. Hindi mo siya pwedeng sisihin doon. Dapat sinabi mo lang sa kanya. Magagawin ko dyan. Kung ganyan siya, nawawalan na ako ng gana. Sige, chance. Wala nang gana. Kasi sabi ko sa inyo, kahit sa ultimo 5, isa lang. Anytime. Alam mo yun, yayahina. Ilang beses ko sinasabi yun? Masisira ang samahan. Sinasabi ko, ma'am, na kahit piso, ibalik. Diba ang galing mo magpangaral sa kanila? Yun yung sinasabi. Diba, han? Sabi mo, Miss Bena, ma'am, kinakausap ko naman po sila lahat, ganyan-ganyan na bawal lang ganito, huwag kayo magpapasilaw, magsasabi kayo, o pagkatapos ikaw pa naging promotor. Kasi kailangan ko kasi ng pera. Kaya nga, bakit ka nalang magsabi?
Alas nyo, nasasahog ko sa'yo. Hindi naman yun, yaya yun ang Diyos ko. Yung tiwala. Yung tiwala! Itang pera eh. Sabi mo, it's a prank. Sabi, sama na loob nyo. Ito na naman tayo eh. Eh, ito na lang. Hindi, joke lang yun ah. Makasatsat ah. Wala nyo. Hindi ko yung magagawa. Oo, si Yaya Hina pa. Sus pareho siya. Silang lahat dito. Mababait sila po. It's a prank! Sumama ang loob mga sasak. Nagkulong. Gusto mo ikaw naman palit tayo. Ikaw dito anim na araw. Ako sa baba. Pinda ka lang na eh. Lolo. Gusto mo ikaw dito anim na araw. Joke, sorry! Kasi, ang mangyayari doon, alam mo kung ano siya. Ayaw niya na siyempre mawawala ka. Tapos biglang nawala yung trust niya sa'yo. Wala na naman si Ayahina, ganun. Mawawala ka sa kanya. Siyempre kahit ako bibigyan ko siya ng chance. Siyempre lahat, ha? Ba't ganun? Pera na yan eh. Naiyak-tuyak mo sa prank. Wala, magpanibagong buhay na naman. Pag nawala si Yaya Hina. Ayoko. Kaya huwag kayong magpapasigaan sa pera. Kaya umiiyak tuloy si Yaya Hina. Ay! Ay! Pera lang. Madali yan trabahuin. Umiiyak si Yaya Hina. Totoo, Yaya Hina. Sobra, promise. Kasi pagka masipag kang tao, kayang-kaya mong umuha ng pera. Promise. Kaya huwag kayo magpapasira sa pera. Kasi pagka nakaano kasi, nakagawa ka ng hindi maganda, ang pera mahahanap pero yung trust mo at saka honest mo. Totoong pagmamahal. Oo, hindi mo na mahahanap kasi nakaano na, nakaukit mo sa puso at isipan na. So, yun yung pinaka-importante sa lahat, promise. Alam, iyak kayong tatlo, niyak tuloy ako. Hindi ko kaya magagawa yun, sir, sa inyo. Kaya nga, alam ko naman yun, kaya punyeta kayo. Sorry na. Niyak ko lang. Ayoko ng ganitong feeling. Joke! Joke lang yun, idol. Prank joke lang. Niyak ko lang si Lulu Hot. Niyak si Bella. Basta tara niyo sa Boracay. Patay Boracay, promise. Yes. Meron na kaming ticket papuntang Boracay. Magsasaya tayo doon. Meron na kaming ticket. Lahat ng pagod natin, hirap, dapat ini-enjoy lang, ganun. Sir, I love you, sir and mom. I love you too. Mahal ko kayong lahat dito. Visit kayo. Visit kayo.